Good evening, and we are live. Hey guys, good evening. Ayan, so biglaan yung live natin, no? Sige, so go ahead. Pasok lang kayo sa ating live para bago tayo magsimula is, ayan, kumpleto na tayo. Go ahead, dahil maganda yung topic natin ngayon. BJ, thank you for coming. Thanks for coming. We are live dito sa ating community. Sige, so sa mga bagong pasok, ayan. Thank you so much. Sige. Yun. Let me check. Guys, ayun. Nakita nyo ba yung post ko kanina? I believe, nakita nyo naman. So sabi ko, di ba? Kapag umabot ng 50 comments, yung magko-comment dun sa post natin, is magkikreate tayo ng step-by-step free tutorial kung paano ka magra-run. Okay? Paano ka magra-run ng paid ads on building your Facebook group community. Building and growing. Yeah, so yun yung topic natin ngayong gabi. We are live. Thank you so much for coming. Ayan, marami na sila. So stay tuned. Ayan, so pakita ko lang sa inyo yung post ko kanina para aware din kayo. And talagang gagawin ko ito. So share ko lang yung aking screen. Makikita nyo dito sa post ko. Here we go. Ayan o. So sabi ko dito, kita sa screen. Ayan, sabi ko dito, kapag umabot ng 50 comments, zoom natin. Here. Kapag umabot ng 50 comments, plan ko sanang mag-record ng video pero mas gusto ko siyang i-share sa inyo ng live para syempre hindi na natin i-edit, live na, direct to the point. So wala na tayong i-cut, kumbaga raw. Ayan. So as per checking, meron na tayong 100 plus kasi sa dalawang group ko to pinu. So 100 plus comments, interested sila kung paano matututunan yung pag-run ng paid ads para magpa-grow ng group, okay, ng Facebook group. So for anyone here na nandito na at interested kang malaman to step by step, yeah, mag-comment ka sa ibaba ng Facebook group. Ayan. Diyan sa live session natin, comment ka Facebook group. Let us know. Yan. And yung mga magko-comment, isa-shoutout natin. Ayan. Nakikita ko na yung mga nagko-comment. Facebook group. Louis, Jel, thank you so much. Richie, Eugene, Bernard, Brian. Ayan, kikita ko yung mga name nila. Nice topic, brother. Norms, thank you so much. Ayan. Thank you for watching. Go ahead, Facebook group. So, ayan, yun yung pag-uusapan natin. Type nyo lang sa ibaba. Alright. FB group. Sige, para shortcut, FB group na lang. Facebook group. Ayan. If you're watching na recorded na to o replay mo na to napapanood, engage, type mo rin yung Facebook group para syempre, 'di ba? Mas engaging yung ating live. So hindi ko na to papatagalin. So sa mga nandiyan, thank you for coming. If you're watching here and nakita mo to ngayon lang, biglaan yung live natin kasi goal ko is 50 comments. So more than 50 na. So instead of na mag-record pa ako, patagalin ko pa yung pag-share sa inyo. So, ginawa ko na lang to, ito yung way para mas mabilis kong ma-share sa inyo yung mga idea. This is good naman, di ba? Live. And sobrang laking time din na masisave kapag live talaga yung content na ginagawa natin. So, ayan, sa mga interested dito. So, bago yon, bago natin gawin yung step-by-step ads. Okay? Kailangan nyo munang maintindihan, ano ba yung goal nyo, bakit kayo nag-create ng Facebook group? Okay? What's your goal? So, let us know. Pwede ko bang malaman ano yung goal mo? So, yun yung unang questions. Number one, what's your goal? Ayan. So, marami dito, of course, hindi lang naman yung business mo. Yung business kasi natin sa panahon ngayon is napaka laking tulong kapag meron kang community na binibuild. And isa sa pinakamabilis na paraan para makapag-build ng community
sa online is by creating Facebook group. 2016, I started to create my own Facebook group. Siyempre, yung iba doon, mga na-dissolve na. But sobrang powerful, guys. Nakikita ko rin sa mga kaibigan ko, friends, students, nag-create sila ng mga community group nila. And also international, grabe yung tulong talaga kapag meron kang group. And alam niyo ba, bakit merong Facebook group sa Facebook? And naiintindihan ko yung reason bakit nila nilagyan yun. Para ma-maintain ni Facebook na nandun lang yung mga users sa Facebook at hindi na umalis sa other platform. Diba? So, tutulungan ka na lang. So, sabi dito, ano yung goal mo? To buy and sell. Yeah, buy and sell group. Yan yung mga dati, diba? Ano ba nauso dati yung OLX, ngayon carousel na, sulit.ph, ganyan. Buy and sell. Ano yon? A marketplace. But consider as a group yon. Okay? So, ngayon, makikita mo yung mga buy and sell group ng car, house, and lot. Meron na rin silang Facebook group, guys. Public or pre-group. Meron na rin yan. So, sabi naman dito, yeah, tama yung sinabi ni ano. So, hindi ko makita yung pangalan. To build my own community, help aspiring freelancer and Pinoy business owners. Yeah. Diba? So, imagine nyo ganito. Yung pag-live ko, di ba, nag-live ako ngayon. So, isang tulong na naibibigay ng Facebook group is mas madali ako nakakapag-notify sa mga group members natin by implementing yung live sa Facebook group. So, unlike sa page or sa profile ko, konti lang yung reach. Parang need mo pa talagang i-update siya. Pero sa Facebook group, guys, na nakita nyo naman, no, notify ko kayo. So, meron siyang tinatawag na at, okay, everyone. Send once a day yon, I believe. So, nanonotify yung mga members dun sa group. Okay? So, dapat clear sa'yo yung goal. Bakit ka mag-create ng group? Diba? So, to nurture, connect, and updates. Tama yan. Diba? Kung meron kang community. More sales, yeah. Ah, malaking bagay din. Yung Facebook group, guys. More sales. Diba? So, ngayon, nagbago na eh. Dati, wala talagang options to run paid ads sa Facebook group. So, kung nakita nyo yung last video ko na pinublish sa YouTube ko, check nyo na lang. Nandun yung tip paano kayo mag-create ng group. So, siguro, kung na-miss nyo yon, I highly recommend na panoorin nyo yung unang video ko sa YouTube. Siguro, pakita ko muna sa inyo. Ayan, punta kayo sa aking YouTube channel. After ng live na to, bago kayo mag-implement na mag-create ng paid ads, kasi may mga checklist doon akong shinare. So here, ayan, so panoorin nyo itong video na to. Ayan, punta lang kayo sa J. Gregorio, then makikita nyo itong yung recent video ko, How to Grow Your Facebook Group This 2024, Pre-Traffic. So dito ko na-share yung mga checklist na kakailanganin mo bago ka mag-run ng paid ads. Okay? So, dito sa video na to, paid ads naman yung pag-uusapan natin. Okay? So, highly, highly recommend. Pangalawa na checklist, syempre, sa bakit tayo magraran ng ads, is kailangan merong kang strategy. And dito sa video na to, na-share ko na rin yung mga iba't ibang paraan paano mag-grow yung Facebook group nyo. Okay? Iba't ibang paraan ng strategy. Okay? And I believe may mga alam ko yung ibang strategy na ginagawa nyo na effective sa inyo. Ayun, apply nyo lang. Okay? So, yun. Number 3, ano yung benefits na napag-usapan na rin natin kanina? Matutulungan ka yung personal brand mo. Also, yung business mo to grow. Nurture your leads. Okay? So, example ganito. Ang strategy mo sa pagpo-promote ng, let's say, meron kang nagbibuild ka ng online community, and if you're selling digital product dun sa ads, why not? Diba? Sa ads mo, samahan mo ng strategy na i-invite mo sila dun sa Facebook group mo. Diba? Para at least nababack up mo yung leads. Kasi mga high quality people yung mga taong nakiklik dun sa ads mo or nag-i-engage. So ako, yung ginagawa ko, kapag nag-reply sila or nag-engage dun sa page, send ko yung invitation papunta dun sa pre-Facebook group. Okay? One strategy. Okay? So, I hope ready na kayo. Ready na kayong malaman kung paano mag-run ng paid ads. Huwag na natin patagalin to. Maglalagin na tayo. Magdadive na tayo sa Facebook Ads Manager. So, for anyone here na excited ng matuto at malaman
Ayan. Type. Okay. Ready. Ready. Sige, pag-usapan din natin. Also, siguro kung meron pa tang extra time. Sige. Metrics. Yeah, si Sailin, helping people to live better every day. Yeah, pwedeng mag-add. Sige, later after ng ating training. Papayagan ko kayong mag-add. Ready. Si Irene. Ready na, ready. Ready na daw. Okay, okay. Ano yun? Sino nag-type ng number 8? Wala lang akong sinabing number 8. Sige, sige. Okay, off ko lang tong background music para tuloy-tuloy tayo. Okay? So, all you need to do is to log in sa inyong Ads Manager. So, let me share my screen. Okay. Here we go. Alright, ready, ready. Amazing, amazing. Thank you so much. Okay. So, sa Ads Manager mo, oh, sorry, naka-open on pala itong ads ko. So, here, i-click mo lang itong create. Ayan. Tapos, meron dito magpa-pop up. Okay. Zoom natin. And ngayon, anong objective? Yung checklist, guys, hindi nyo ito magagawa kapag hindi nyo ginawa yung unang video. Kaya panoorin nyo yung unang video na nasa YouTube ko. Okay? So, dito, merong objective. Pero wala ditong naka-indicate, guys, na run ads for Facebook group. So, ang gagawin mo is to select itong engagement. Okay? Engagement. Okay? Clear tayo? Engagement ang ikiklik nyo. Tapos, once na naklik mo na yan, syempre, ikiklik mo na itong continue. Ayan. So, once you click the continue, ayan. So, magkakaroon dito ng ganitong itsura. So, meron ditong recommended settings. Ito yung Advantage Plus. Similar din naman sa regular na pag-run. Meron ditong manual engagement. So, for now, dito na lang tayo sa manual engagement para may total control tayo. Click continue. Ayan. So, step by step to, guys. So, ituturo ko din paano mag-copy, yung ad copy, yung creative. Ayan. So, isa-isahin natin yan. So, dito, new engagement campaign. So, papalitan ko na lang to. Siguro, FB group. Ayan. Facebook group. Type ko na lang. Ads. Ayan. Para at least alam mo lang. Tapos, pwede mong ilagay kung anong group ba yung kung isa lang na may group mo or no, so bahala ka na. Basta ito is, yung campaign na to is para sa Facebook group. Okay? Tapos, dito, ayan, all good na to. Merong CBO, AB, campaign budget, no need, skip yung A-B test. Click mo lang yung next. Okay, nasusundan? Okay, good. Ayan. Tapos, ito, make sure yung page mo na gagamitin is admin na siya dun sa page. Isa yun sa mga checklist. So, make sure na yung page mo, okay, na gagamitin is admin na dun sa Facebook group na meron ka. Yung own mo, yung pag-aari mo. Okay? So, kapag, alam ko, siguro kahit na hindi mo pag-may-ari yun, basta admin ka dun sa page na yun, pwede mong i-run yan. Okay, kasi yung admin, i-grant ka lang ng super admin yung gumawa ng group para maging admin ka. So kung sa'yo naman yan, automatic na yan. Okay, so dito meron tinatawag na conversion location. Ayan, ito na. Nakita niyo na? Ang iba siguro first time itong makita. Meron ditong multiple options, zoom natin, on your ad, calls, website, application, fan page mo, Facebook page mo, and meron ditong Facebook group. Ayan, exciting? Ayan o, available na dati, hindi ito available sa, parang gradually lang ito ni-launch ni Facebook. Check nyo na lang sa inyo. Pero sa US, I believe mga ilang buwan na rin siyang available. Get people to join your Facebook group. So kung ang goal mo is mapalaki yung community mo, not, hindi lang organically, kasama yung paid ads, mas mabilis, yeah, Facebook group is the best. Okay, paid ads for Facebook group is the best. So, ikiklik natin to, kasi yan yung goal natin. And then, magsiset tayo ngayon ng budget.
let's say, ang budget na iseset natin dito, ayan o, pwede kang mag-set ang budget dito, let's say 500. Okay? So, meron ditong link clicks na 5, ayan. So, consider as link papunta dun sa group yan. So, yun yun. So, 500. So, parang lumalabas dito, 1 peso per click. Not bad, mababa na yun. Okay? So, imagine sa 500 mo, merong mag-click na 500. And then, assuming na 50% dun is mag-join dun sa group mo. So, daily, nag-grow yung group mo into 250 new members. Okay? And maganda dun, highly targeted. Diba? Alright, so reach, ang taas ng reach sa 500 natin. Facebook group. Then dito, hindi natin napapalitan to. Cost per result, optional to. Huwag nyo nang ilagay kasi si Facebook na yung bahala. So wag na yung manual bidding. Okay, all good. Set date, schedule, no need. Optional. Run ads all time. And your target market. Sino ba yung mga target market mo? Let's say, hindi lang Philippines. Lagay na lang natin Asia. Region. Then, dahil Asia siya, kung ang market mo is mga Filipino lang, make sure na dito sa audience suggestions, i-click mo to. Ito na yung ginagamit ko, hindi itong original audience. Ayan. I-click mo yan. Sige, double check lang natin kung merong mga questions. Shout out. Thank you so much. Thank you. Alright, sige. Tuloy tayo. Mamaya na yung question nyo, guys. So, dito for the age, pwede mong iset yan. Ikaw nang bahala. Let's say, set natin to 25 to 50. Yan. Depende sa'yo. Okay? Tapos, dito, all gender. And, hanapin natin yung saan dito yung yung, alam nyo yung language? Language. Yeah. I believe nasa, siya? Original audience. Let's see. Click natin to. Use original audience. Then, here we go. Age, gender. Yeah, ito nga. So, dun siya available. So, yun na lang gamitin natin. Filipino. Para mga kababayan lang yung makakakita. All gender. So, dito, detailed targeting na. Sino ba yung mga target? So, depende yan sa business nyo at sa community na ibibuild nyo. Ayan. So, kaya importante na una pa lang, bakit ka mag-create ng group is klaro sa'yo yung community na ibibuild mo. Okay? Ano ba yan? For, buy and sell, community para sa business mo, community para makapag-build ng personal brand, add value, nasa sa'yo. So, sa akin, ang sample natin dito na binibuild ko na community, one of my Facebook group, is group para sa mga Pinoy media buyers na gustong matuto. Ayan. Ng Facebook ads. Kaya bukod sa meron akong YouTube, so omnipresence strategy ang ginagawa natin. So, ito yung group ko na yon, Facebook ad for Pinoy media buyers with free video tutorial. So, as of the moment, meron ng 5,000 members. So, I believe 4 to 3 months pa lang to, hindi ko na-check. Pero bago lang to. So, last 28 days, nag-grow siya ng 3,000 members, plus 3,000 in the last 28 days, organically. So right now, itong case study na pinapakita ko sa inyo, I believe madodouble yun or triple yung growth ng group na binibuild ko. Okay? So, pero depende yun sa budget na iaalat mo. Alright, so here, ito yung gagamitin ko. So ang goal nito is to help Filipino aspiring media buyer na gustong matuto sa paid ads. Okay? So yun yung goal natin. So here, balik tayo sa ads manager. Ayan. So, okay na dito. So, ngayon, tatanungin ko kayo, sino ngayon yung target audience ko? So, potential, yung mga taong nasa freelancing. Okay? Freelancer. Also, yung mga taong media buying kasi or paid advertising. Let's see, paid advertising. Paid ads? Okay. Paid ads. I believe wala. Advertisement. Ayan, marketing. So, dalawa. Pero syempre, pwede mo pa yung i-mix. But ako, usually, ganyan lang ako mag-targeting, very basic. So, isa hanggang dalawa lang. And, pwede mong i-target, gusto mong i-target yung mga taong merong admin. So, admin na mga page. Page, admin. So, mix natin ng behavior. So, Facebook page admin.
Here we go. So, two interests. And, ayan, one, two, one behavior is Facebook page admin. So, Facebook page admin, based dito sa data ni Facebook, merong half a billion, ayan o, na ad. So, worldwide to. So, sa Facebook, hindi natin ma-estimate kasi nga, per ano siya, country and by region. So, here, merong 22 million approximately na interested sa mix interest na to. So, pinag-combine kasi natin siya. Which is okay lang naman. Okay lang to para sa akin. Tatanggalin natin yung freelancer and or advertising, mababa. Here we go. 15.5. Yeah, I think mas okay to. Diba? So, yun yung, ano, yun yung isang strategy pag mag-run kayo na hindi dapat maraming interest. Hanggang tatlo lang, maximum na yon. Okay? Max of 3. Mix interest and behavior para hindi maguluhan si Facebook. And hindi rin kayo maguluhan po paano nyo ma-identify yung mga winning interest. Okay, so here, ang ilalagay ko lang, hindi ko na to ilalagay yung interest dito sa akin. So, ang ilalagay ko lang dito, i-rename ko na to, 25 to 50, tapos Asia. So, yung target location. Okay? Following, learning ba? Learning? Type nga ng learning. Learning. Diyan sa chat. Yeah. Ayan. So, dami natin ah. 75. Grabe. 75. 76 live viewers. Imagine. Ganun ka-powerful yung Facebook group. Hindi to paid ads. Sa group ko lang to in-announce. Wala to sa profile ko. Sa inyo lang to. Exclusive. Okay? So, ngayon, proceed tayo. So, binabagalan ko lang para at least maging klaro sa inyo. Diba? So, ito rin naman yung way kung paano ko nag-run ng ads. Pero, iba-iba lang tayo ng objective dito sa ads. So, ito yung objective natin is to grow and gain more Facebook group members. Okay? All good na to, Asia. Then, i-click ko na yung next. Wala na akong kailangan pambaguhin dito. Placement, skip lang yan. As is na yan. Then, click next. Okay? So, bago nyo i-publish, yan, make sure added na yung page. So, ad number one. Yan, number one. Kasi, isa lang naman yung ads ko. Kung mag-a-add pa ako later ng ads, siguro, yun, magdadagdag ako. Okay? And here we go dito sa part na to. Ayan, ito yung maganda. Kapag admin na yung page mo na gagamitin, itong Coach J, kung ano man yung page mo, automatically, dito sa Facebook group, lalabas na yun. So, ito yung identifier na pag wala nang lumabas na group dito, ibig sabihin, hindi mo pa nagawa na admin yung page na gagamitin mo. Okay? So, click natin to. Here we go. Ayan, ito yung gagamitin ko. So, I have multiple pages, but for now, ito yung gagamitin natin. And then, ang napansin nyo dito sa creative, sa ad creative, ang lumabas is yung banner. So, yung page ko na to, yung group ko na to, is ito yan. Ayan. So, yung banner mismo, ayan. So, I highly recommend, kung okay naman yung banner mo, huwag mo nang baguhin. Ayan, ito yung banner. Diba? So, makikita mo, ayan, live tayo. So, sa kabilang page ko din, live. So, dito, ang gagawin natin, okay, sa ads, papalitan natin. So, mag-create tayo ngayon. So, paano ba mag-create? You can use Photoshop, you can use a Canva, so Canva na lang. So, ang gagawin ko is, pupunta ako sa Canva. Ayan, ito yung banner, nandito. Buti nandito pa. And ito, hindi ito papasa kay Facebook kasi naka all caps, lalo kapag Facebook. Tanggalin natin yung all caps. Yeah. Bakit hindi siya, I believe dito yon. Yon. Facebook. Facebook. Ads. Ayan. Okay. Group. Okay. With pre-video tutorial. So ngayon, ikakopy ko muna to, yung elements na to. Kasi ang need natin is yung one by one. So, based dito sa ads, ang need niya is yung one by one. So, same size. Okay. So, dito, buti nakapag-create ako ng kanina. So, lalagay ko lang dito yung file. Tapos, isama natin yung background kasi gusto ko yung background niya.
Ayan. Ayan. Copy. Yeah. Okay. So, ayan. All good naman. And then, ilalagay ko dito. Si center natin yan. Hindi ako ganun kagaling sa Canva. Pagpasensyahan nyo na. Tapos, itong width. Tanggalin natin yung all caps. Okay. Tapos, isi-center ko lang. Ayan. Width free. Facebook ad group. Ayan. Tapos, center. Ayan. Para mas, ano siya, kitang-kita siya dun sa ads. Okay. So, ito, lagay na lang natin dito. Okay na siya. Okay, liitan lang natin para hindi masyadong bumaba ang reach. Yan. Tapos, meron akong image dito. So, for, ano lang, authority. Pwede nyong gamitan ng mga ganyan. Ikaw mismo. So, ito, i-adjust natin yung transparency para makita ka dun. Yan. Kunwari, ikaw yun. Ikaw naman yun. Ako naman yun. Yeah, tingin nyo, okay ba yung creative? Easy lang, di ba? So, Facebook Ads Group with pre-video tutorial. So, yun. Ngayon, gawin ko dito is all good na to. Do-download ko na siya. Then, isi-save. Ayan, isi-save na natin sa ating laptop. And once na na-save na, okay, download, okay, and once na-download, ilalagay na natin dito. Okay? So, edit. Change media. Yan, tama. Change. Then, upload. Then, upload ko lang. Ayan. So, here we go. Hintayin lang natin ma-upload. Kasi ayan yung gagamitin natin. Ayan. Mas compelling siya. Di ba? Ayan. Canva. Kung di kayo marunong mag-Photoshop, Canva is good. Okay. So, all good na to. Tapos, primary text. This is optional lang. Pero pwede nyong lagyan ng primary text like this one. So, attention. So, ito kasi yung pinost ko March 30 ko to na post. So, ito na lang din yung gagamitin natin. Tapos, itong link no need. Okay. So, hindi natin yung gagamitin. And, copy-paste ko lang. Lalagyan natin yan sa primary text. Ayan. So, here we go. Here we go. Lagyan natin ng spacing. Spacing. And, itong attention, tanggalin ko na lang to. Kasi nandun na sa image. Okay? So, yun. Basic na basic. So, apply nyo na lang kung paano kayo mag-create ng ng text. Di ba? So, yeah. So, here, ito yung preview niya. Ang good naman siya. No link kasi ito na yun. Dito na sila mag-join. Meron ng link to join sa group. Okay? So, additional dito, I believe, wala na. And, all good. So, once okay na siya, itong maganda, meron siyang expand natin. Yan. Kung ilan yung members ng group mo, so, ito, dynamic to, nag-update to. So, makikita ng mga, lalabas to sa ads. So, yan, makikita nyo. So, meron itong 5,395 members. So, kung madagdagan yan, additional, madadagdagan yan. Alright? So, learning ba? Sino dito yung mag-i-implement at mag-a-apply nito sa business nila? Let us know. Okay, sino dito? Type me. Ako. Yes, i-apply ko yan, Coach J. Dito lang ako nakakita, Coach, na libre ang training sa Facebook Ads. Yeah, ang dami naman. Ang dami namang libre, hindi lang naman ako. Yeah, maraming group, you can search sa Google, sa YouTube, mga kapwa, kababayan natin, coaches na tuturo din. Support. Okay? Me, ayan. Sige, apply nyo kaagad to, mamaya after ng live natin. And hopefully, siguro, ang favor ko lang sa inyo, mag-post kayo dun sa group natin. And i-share nyo yung report or experience nyo nung nag-run kayo ng paid ads para dun sa Facebook group nyo. Okay? So ako, ipopost din ako ng update sa inyo dun sa ating Facebook group kung ano yung naging resulta nitong case study natin. Alright, so me, ayan, go ahead, yan.
Thank you for sharing, coach. Yeah, oh, pwede mo ulitin yung lesson na to kasi replay, upload ko din to sa YouTube natin later or tomorrow. Paano i-link ang Facebook group? Yeah, nandun sa step number one. So, nasa YouTube ko. Punta kayo yung pinaka-latest video. Nasa page din natin, nasa group page din natin yon yung instructions. So, watch yung video one first bago itong replay. Pero okay lang naman na napanood mo na siya parehas. Okay, so hindi pa natin na-i-publish. So, pakita ko sa inyo kung paano mag-click ng publish. Sana ba yun? Ayan. Basic lang naman yan. So, kung i-click mo yung publish, eto lang yan. Ayan. And samahan mo na rin ng prayer para ma-approve. Yeah. To be honest, first time ko mag-run ng Facebook group. Paid ads. Organic, ginagawa ko yan. Pero yung etong paid ads. And I believe, mas mababa ang risk nito unlike dun sa mga regular ads na ginagawa natin. Kasi inaalis natin siya sa platform ng Facebook. Ito, talagang ang goal mo is to keep yung mga audience ni Facebook sa platform niya. Which is tutulungan ka pa nga niya eh. Yan, nakita ni Facebook yon. Okay, so ikiklik ko na tong publish. And then, i-wait ko na lang na ma-approve yan. Okay, so hopefully itong short video live coaching and training na to is nakatulong sa inyong lahat. And if you have anything questions about dito sa ating napag-usapan, siguro mga 1 to 3 questions, sasagutin natin yan. Kung meron kayong hindi naintindihan, clarifications, sasagutin natin yan ng mabilisan. Okay, go ahead, type your questions dito sa ating live session. Paano po mag-run ng fan page na hindi group? Yeah, fan page nandun din. So, isa-select mo lang yung fan page mo instead of Facebook group. Fan page yung gagamitin mo. Okay, so kung nakita mo kanina dito sa ads, here, nandito, engagement, fan page. Pero hindi mo na siya may edit once na na-publish mo siya. So, uulit ka from scratch. Okay, kumbaga create new campaign. Okay, next question. Case study coach para sa car industry, pwede ba? Yeah, sige. So I think wala namang kayong katanungan and hopefully malinaw kung na-discuss sa inyo kung paano nyo to magagamit. Hindi ba maban ang mababan siya kung ito, importante na alam nyo rin yung policy, terms and conditions. Lahat, Facebook profile, may kanya-kanya, may terms yan and condition, may policy yan. Fan page, may ganun din. Group, meron din. So kailangan, sinusunod nyo pa rin yun. Itong ads kasi is goal to para palakihin yung ads mo. Pero kahit malaki na yung group mo tapos hindi mo susundin yung mga rules, policy pagdating sa group, 'di ba? Wala rin, masasayang yung group mo. Susundin mo na lang. Okay? Paano tumingin ng metrics? Middle East po bang Asia? Yeah, sakop ng ano. Good question. Kasi sa bagong update, kung napansin nyo, ito good question to. Okay? So dito, sa ating ads manager, okay, na-publish ko na siya. Ayan. Okay, na-publish na. Good. So punta lang ako dun sa ads. Mapapansin nyo, ads inactive or ad in review na. Ayan, balik ako sa screen. Ad in review. So dito, ayan, merong column or metrics, paano magbasa ng metrics. And nung nilaunch ni Facebook yung ano na to, new way ng pagrara ng ads, available na rin yung metrics. And naipost ko yun dun sa group natin, sa Facebook group natin, yung mga metrics na yon. So I believe nandito yon here. Ayan, so sa new preset or metrics is same lang naman yan. So meron dito yung tinatawag na delivery impression reach, join group requests, cost per join group request, results, kung ilang ba yung nag-join, and magkano yung budget mo. So, siguro gagawa tayo ng metrics specific para sa ano na to. Ito kasi na-close ko eh, pero pwede mo naman siya gawin manually. Delivery impression reach, ayan. So, 7. So, para mag-create ng custom metrics sa ads manager, punta lang kayo sa ads manager. Okay? Tapos, pag nandito ka na, i-click mo tong column and then i-click mo itong customize column. Okay? Customize.
And then once na na-click mo na i-customize, may magpa-pop up dyan. And then hanapin natin kung meron ditong preset, engagement page. Wala pa yata. Settings, targeting, optimization. Yeah, wala pa. Page post. So yeah, wala pa nga. So it's okay, pwede naman tayo mag-create manually. So ang gagawin natin is ito. Delivery, impression, and reach. So lahat ng nandito is tatanggalin natin 'yan. Delivery, frequency, cost per result, amount spent, ito. So remove na lang muna natin budget, i-keep natin 'yan. Pwede mo i-keep yung CTR, guys. Yan. I-keep mo to. ROAS, manid naman. Kasi group yung ating goal. Tapos, i-search mo dito yung na-miss natin. Ang na-miss natin dyan is join group request. Ito. Type mo lang dito sa search. Join group request. Ay, magkasama na sila. Tapos, cost per join group request. Siguro CTR, lagay ko na lang dito sa baba. Then budget sa pinakadulo. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ano pa yung na-miss dito? Results. Yeah, meron ng results. I believe okay na. Impressions, delivery, and reach. Impression, reach, hindi ko na masyado siya. Basta at least may impression or reach, okay na ako dun. Okay, so yun. Tapos, para ma-save mo siya, click mo yung apply. Okay, click mo itong apply. Tapos makikita mo, ito na siya. Budget, 500 daily. Results, reach, join. So malalaman mo na dito magkano yung cost every time na merong nagjo-join. Example, sa 500. So 500, merong nag-join na 100. Divided by 100, 5 pesos per people na nagjo-join dun sa group mo. Di ba? So not bad yun, guys. Sobrang baba nun. Sa cost per lead nga, email lang. Hindi mo, willing ka to pay like, ako willing ako to pay like 10 to 20 pesos sa per cost per lead. And imagine, ito, high quality lead na magagawa mo pang ma-follow up, ma-notify dun sa group mo, di ba? Sobrang powerful ng concept ng Facebook group. So, nandito na available. So, pag-login mo, may nakalimutan tayo, i-click mo tong save. Ayan. Tapos, lagay mo yung metric ng Facebook group. Ayan. Para alam mo lang na ito yung metrics para sa Facebook group ads mo. Okay? Then save. And no need to save naman as default. So ito yung default ko. So ibabalik ko na lang dito sa conversion later para dun sa ibang ads ko. So yun, kung ito lang yung titingnan mo, so i-select mo lang yung preset na available dito sa metrics. So ganun lang yun. Kasimple kung paano mag-create ng metrics. Okay, in review na siya. Puli, ma-approve yan maya-maya lang. Alright, next questions. Hopefully, nasagot ko yung katanungan mo. Ayan, nasagot na yon. CTR, sinama na natin para ayan, available din. Yung click-through rate, every 1,000 impression, ilang tao yung nakiklik. So, good din yon. Para at least ma-improve mo yung copy and then yung banner ng ads mo. Private or public? Hindi ko pa na-try, but siguro try mo sa private mo kung lalabas. Kung lumabas, which is good. Kasi ako, public yung group ko. Yung isa ko, private. Hindi ko pa na-connect kasi yung page ko. Try mo na lang. GC, wala tayong group chat. Kasi, ano yun? But sa ibang business ko, meron ako nun. But sa community, wala nun. So, meron lang tayong Facebook group community. Para dun lahat. Good evening, Elmer. Thank you for watching. How long dapat i-run yung ads para magka-results? 2 to 3 days. Testing pa lang. Wala pa yung results doon. hindi pa i-guarantee. Cost per 1,000 para saan po ba yung account set? Yeah, yung cost per 1,000 reach, yun yung chinacharge sa'yo every time na merong 1,000 people na pinapakitaan si Facebook. So usually 100 to 200 yan. Kapag mas mababa, much better. Coach, hindi na po babanggitin ang mga bansa ngayon. Ano po ba yung news nila? Ah, Asia. Kaya ako nilagay yung Asia kasi nga, naglagay naman ako sa language ng Filipino. And most of my students is parang 50-50. 50% na sa Philippines, 50% is a mix abroad. Asia. Kasi kapag US, alam ko mahal yung ads dyan eh. Okay? Yeah, same pa rin. Kasama pa rin yan sa Asia. Oman, Lebanon,
Yan. So, hopefully, makatulong ito, ma-apply nyo to sa current business or client nyo na siniserve kung meron kayong client na nagbibuild ng community. Recommend itong bagong campaign na to na makatulong para mas mapagrupa nila yung community nila, yung Facebook group community nila. Alright, so for now, yun lang muna, and this week, magkikita-kita pa naman tayo sa mga another training dito sa ating community. Yeah, maraming salamat. Thank you for watching. For now, ito lang muna. Ingat kayo palagi, and God bless everyone. Bye-bye!